Hi guys. So nakatanggap ulit kami ng relief goods galing naman ko sa DSWD. Ngayong gabi lang. Anong oras sila dumating? 7:30. Tingnan natin kung anong laman nito. Dalawa to guys, isa kasi wala kasi si Ellie diyan sa baba, yung umuupa sa amin. Andito muna sa amin to, bibigyan na namin sa kanya kapag dumating siya. I-unbox natin tong ano, tong isa, tong sa amin. Tingnan natin kung anong laman. Ah, bigas. Oh. Wow, ilang kilo to? Nasa lima yan. Mga lima, no? Lima o anim na kilo to. Kaya pala, mabigat. Tapos may mga dilata. Ito, may corned beef, bingo. Ayan, corned beef ulit. Corned beef na bingo. Apat na corned beef. Tapos, sardinas na gold camp. Ah, gold camp. Para siyang ano, no? Para siyang bigo. Yan, may apat na sardinas, tsaka kape na blend 45, yung kondensada. So, ilang perasa to? Anim. So, eto yung laman nung relief goods galing DSWD. Yan, maraming pong salamat. Nakarating po ito sa amin. At nabiyayaan po kami ng relief goods. Malaking tulong na po ito para sa amin. Thank you po. Good morning, guys. Kaya galing lang namin sa palengke kanina. Magugulay muna kami, guys. Ang lilutuin namin mamaya ay ginisang pechay at kalabasa. Tapos sahaluan na lang namin ng baboy. Gumawa ako ng turon at saka cheese stick. Para mamaya merienda. Ito siya, oh. Shiran! Meron kaming saging dito. Nasa ba, nung nakaraan pa namin yung binili. Ano siya, eh. Nahinog na. Green namin yung binili. Green na green. Ito, nahinog na siya. Kaso, kulang ako sa wrapper. Kaya, ito. Baka, ano na lang yan, banana cue. O kaya, ilaga ni Charlie. Tapos yun, bumili lang ulit kami ng ano, saging. Dami namin saging dito. Yan o. Tsaka, ito yung nakaraan pa. Tapos ito yung bago. Yan, para sa Holy Week. Kasi ilang araw na lang. Ano na ngayon, di ba? April 7. 9:20 pa lang ng umaga. Kasi yun nga, kahagabi nga guys, nagbigay na ng relief goods. Balit, tatlo na yung relief goods na natatanggap namin. Yung isa, galing yun sa kamag-anak ng asawa ng auntie ko sa Canada, si Ate Luz. Thank you po sa ano, sa binigay niyo pong relief goods sa amin. Natanggap kami ng bigas, tapos dilata, tsaka ang tawag dito, asukal and kape. Tapos, nung Saturday night, dumating naman yung relief goods galing sa barangay dito sa amin. Ano, ang laman naman nun, bigas din. Tapos, ano pa ba yun? Tatlong dilata, tsaka kape. Yun, yung Nescafe. Tapos, kagabi, dumating, Monday night, kagabi, galing naman sa DSWD, yung nakabox nga. Yun, may laman din siyang bigas. 5 kilong bigas yata yun, marami. Tapos, 8 dilata, tsaka kape. Yun, yun yung laman nung sa box ng DSWD. Marami tayong stock kayo na dilata. Kasi marami-rami na rin yung dilata na na-receive namin. Yung galing sa DSWD, 8. Plus yung galing sa auntie ko, 3. Plus yung galing sa barangay, 3 ulit. So, 8 plus 6, 14. So, mag-14 na tayong dilata dyan. Eh, marami pa rin kaming stock ditong dilata, hindi naman namin nagagalaw. For emergency purposes. Sa iba nga, hindi pa rin sila nakakatanggap ng relief goods. Kila mama ko, dun sa Las Piñas, hindi pa rin sila nakakatanggap ng relief goods. Kahit dun sa mga kapatid nila ni Charlie, wala pa rin. Hindi pa rin nabibigyan ng relief goods. Akala nga namin hindi na makakarating dito. Kasi nga, ano, dulo rin kasi kami. Tsaka parang ang labo na makarating.
thankful lang din ako kasi nakakarating na sila dito. Malaking tulong din yung malaking bagay din yung mga relief goods na yan. Kasi syempre, at least makakamenos ng gastos. No, ako 1 week akong walang pasok. Kaya pahinga tayo, guys. Kahapon, nag-exercise lang ako. Pero mamaya mag-exercise ako ulit. Nag-exercise lang ako ng para lang ako mapawisan. Kasi nga hindi na kami nakakapaglakad. 3 weeks na kami hindi nakakapaglakad-lakad ni Charlie sa Manila Memorial. Kaya wala tayong exercise ngayon. So kahapon, sinimulan ko na ulit. Kahit dito sa bahay, sumba-sumba. Tapos yung mga ano lang, simpleng workout lang. Para lang pagpawisan ako. Yun, ganun. Mamaya mag-exercise ako ulit para mag-circulate yung ating blood. Alam nyo na, baka pagpasok ko na naman sa next week, iba na naman yung pakaramdam ko. Kaya kailangan galaw-galaw. Pakita ko sa inyo guys yung pagluto namin ng ginis ng kalabasa pechay. Masarap yun. Ngayong April, marami akong kamag-anak na may birthday. Si Ate Julie, si Ate Net, si Miro, si Auntie Milan, si Bien, si Syra. Oo, alam ko si Syra, April din yun. Dami nila. Alam, hindi kami magkakapangita kasi nga lockdown. Bati-bati na lang. Sabi, happy birthday to all of you, guys. Kung mapapanood nyo to. Sasabayan ko na si Charlie mag-exercise. Kasuan ko kasi nga kahapon nag-workout ako. Nabigla na naman dahil nga 3 weeks na kami hindi nakakapag-walk out ni Charlie. Pwede akong pawis ko, oh. Diba? Nakapawis siya talaga. Charlie, hindi pa tapos. Mamaya pa yung matatapos. So, ganyan yung ginagawa niya. May sinag lang ng araw dun. Inano ko na eh, sinarado ko na yung bintana. Kaso wala pa rin. Walang effect. Meron na rin niya, ano, ortina. Salaga ng effect. Hindi mo yung tagaktak yung pawis ko, di ba? So, papay na lang ako, guys. Tapos na akong magpahinga at nakapagpalit na ako ng damit. Mamaya na ako maliligo, mga hapon. Magluluto na muna tayo ng isang pechay kalabasa. I-share ko sa inyo kung ano yung ingredients or paano magluto ng ginisang peche kalabasa. Nakapaghiwa na ako guys ng pechay, kalabasa, sibuyas, bawang, tsaka yung pork. Gagamit din tayo ng magic syrup and paminta. Yun lang guys, tas water. Diba wala tayong ginawa kundi magluto, kumain, magluto, kumain, matulog, maglinis ng bahay, maghugas ng plato. Ganun lang everyday life. Hurugin natin ang ating bawang at sibuyas. Hulog na rin natin ang ating pork. Iprito na natin 'to.
Okay, ito natin. Lagyan natin mga ating sarap. Ayan. Tsaka ng powdered na pepper. Simula nung na-discover namin pala itong pechay kalabasa, madalas na namin din itong lutuin. Kasi ang sarap kasi nga talaga. Tapos kung ano-ano ng mga nai-invento namin ditong mga ulam. Lagyan natin siya guys ng tubig. Mga isa't kalahati na tubig. Kaluanan natin yung kalabasa. Wala na pala kaming pork cubes guys, kaya beef cubes na lang yung ilalagay ko. Pero kalahati na muna, tapos kapag kulang pa sa lasa, ilalagay na natin yung kalahati pa. Lalagay ko na yung pechay natin kasi malapit nang lumambot yung kalabasa para maluto na rin yung pechay. Ihulog ko na yung kalahati pa na cubes kasi kulang pa sa salasa. Kulang pa ang ala. Sarap. Okay. Okay. Sabihin ko sana sa'yo, nakita ko yung langit bumukas. Ba? Parang sa ano, yung sa anime. Ayan! Luto na ang ating pechay, kalabasa. Ayan o. Ayan na, yummy! Ayan, try nyo yan guys. Madali lang, di ba? Madali lang siyang lutuin. Malambot na yung ano, yung ating kalabasa. Luto na siya. Pwede na siyang kainin. Pero maaga pa. 10 pa lang. 10 pa lang. Ay, hindi. 11 na pala. Pero mamaya pa kami kakain. Diba? Madali lang guys, diba? Try nyo yan. Sarap yan. Nagluluto na ako guys ng turon. Ayan o. Tsaka itong cheese stick. Charlie na nanonood ng American Pie movie. Yung luma. So ito yung merienda namin ngayon guys. Diba puro kain lang tayo ngayong araw. Araw-araw pala puro ganito. Kasi nakakagutom talaga eh. Pagpasok ko nito, magtabanan naman tayo. Ang init pa. Ang oras nito? 3:35 ng hapon. Kanina may nag-spray na naman sa labas. Dalawang beses siya nagpabalik-balik. Noong una rin eh, yung first, ano, mga first tweak ng ECQ, may nag-spray din dyan. Tapos ngayong araw, April 7, may nag-spray ulit. Tatapusin ko muna lutuin to guys, para makakain na kami ng merienda. Ayan, haligo na ako guys. Anong oras na ba? 4:20 na ng hapon. Ito na yung aming cheese stick. Ayan, konti na lang. Tapos ito yung aming turon. Ayan, marami pa. Papaalam na muna ako sa inyo guys. Dahil ako ay magpapahinga na muna. See you again on my next vlog. Thank you for watching. Bye!